So ayan, patutuloy lang natin mga kakusina. So tingnan nyo po, napakaganda ng pagkaluto niya. Hey, what's up mga kakusina? Magandang araw muli. So heto na naman tayo, magluluto na naman po tayo. So ang menu natin ngayon ay lumpiang Shanghai combo. So yung iba, nagluluto sila, lumpiang Shanghai, karni lang. Yung iba naman, lumpiang toge, as in toge lang din. So iba tong sa akin, so ipagsasama natin yung dalawa, lumpiang toge tsaka lumpiang Shanghai. So itong toge natin, nakano na to, nagisa ko na to. Pero ano lang siya, half cook lang para hindi siya masyadong malata mamaya pag nagprito. So ito lang sangkap natin. Toge, paminta, carrot, sibuyas, bawang, itlog, tsaka syempre yung giniling natin na karne, asin, lumpiang Shanghai wrapper, tapos itong toyo. So konting toyo lang ilalagay natin. So halay na, umpisa na natin. So ito mga kakusina, paghalo-haloin na natin yung ating mga sangkap. So ayan, giniling, sibuyas, bawang, carrot. So pagsama-sama na natin yan mga kakusina. So mayaman po tayo sa carrots. Sayang naman kasi nabalatan na, kaya yun, pinagdad na lang. Tapos paminta, lagyan na rin natin itong lahat ng paminta. Ilagay tayo ng konting toyo, konti lang, konti lang, pangdagdag lang sa lasa. Asin, huwag masyadong maalat ka mga kakusina, kasi pag gumawa tayo ng sausawan, doon na lang natin lagyan ng konting asin. So itong itlog, ito yung magpapabind ng ating mga sangkap. Kumbaga ito yung pampakapit. So halo-haloin na natin yan mga kakusina. Kailangan halong mabuti mga kusina para pantay-pantay ang lasa. Ayan. So masustansya to mga kakusina kasi napakarami ng carrots. Lilinaw ang mata ng mga kakain ito. So actually mga kakusina, first time ko lang gumawa nito, pero alam ko na yung proseso. Kasi syempre nung bata pa ako, nanonood ako sa mga matatanda dati kung paano magluto. So guys, kung gusto natin tikman yung lasa niya, so pwede naman tayo magprito ng kakaunti. So gagawin lang natin parang patty. Ayan. Diyan mo malalaman guys kung isakto na yung timpla niya. So ito na guys, nakaprito na tayo ng kakaunti. So titikman natin. So masarap na siya guys. Pwede na. So ito na po mga kakusina. So magra-wrap na po tayo ng ating mga sangkap.
So ipapalaman lang natin tong toge. Ayan. Tapos tutupiin natin. Tapos papahiran natin yung itlog dito sa gilid. Ayan. Para po ma-sealed natin yung dulo. Ayan na po siya, mga kakusina. So ito na mga kakusina, magpiprito na po tayo ng ating lumpiang Shanghai combo. So meron na po tayo nitong kaserola na may mantika. Medyo dinamihan ko na ng mantika para deep fry siya. So yung apoy natin medyo ano lang, mahina lang para hindi naman masunog. So ang lumpia wrapper kasi natin pag nasunog yan tapos hilo pa yung sa loob, so pangit yung kalabasan. So umpisa na natin. So magpiprito na tayo mga kakusina. So ayan na po mga kakusina. Luto na po yung ating first batch. Hahanguin na po natin siya sa kaldero. So ayan, patutuloy lang natin mga kakusina. So tingnan nyo po. Napakaganda ng pagkaluto niya. So ganun lang mga kakusina magluto. So medium lang yung apoy natin para maganda yung resulta. So itatabi na po natin to, palamigin natin ng konti bago natin tikman. So magsasalang pa ako ng second batch. Ayan na mga kakusina, ito na yung moment of truth. So titikman natin yung ating lumpiang Shanghai combo. So hiwain mo natin sa gitna ng hati natin. Oh, init. Go. Ayan mga kakusina. So titikman natin, mayroon tayong suka at saka sibuyas dito. Wow. Napakasarap mga kakusina. So hanggang dito na lang po yung vlog natin mga kakusina. Maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa channel natin. Kaya nga pala, huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe sa video na to. Maraming salamat!